And what's up mga ka-herb? So welcome back sa aking YouTube channel. So nagbabalik tayo ngayon para sa panibagong YouTube video. Syempre dito yan sa Madis Bike Shop. So mapapansin nyo mga ka-herb, may hawak tayo dito na frame. So ang video na to ay para sa mga naghahanap ng budget at napakagandang frame. So ipapakita ko sa inyo ngayon itong Mountain Peak. Ayan makikita, Mountain Peak Boost. So bago ko simulan ang video mga ka-herb, syempre gusto ko lang magpakilala para sa mga bago lang sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Archery, gumagawa ng bike tip videos, bike tour tips, unboxing, at syempre bike shop tour. Again, sa video ito mga ka-herb, sisilipin natin itong Mountain Peak Boost. So ano pa hinihintay natin? Tara! Sisimulan natin ang video mga ka-herb, syempre sa materials na ginamit dito sa ating frame. So ang materials na ginamit dito mga ka-herb is alloy 6061. Okay, naman. So karamihan naman sa mga frame na budget is made from aluminum 6061. And tingnan naman natin yung kanyang pagkaka-welding. So napakaganda ng pagkaka-welding niya mga ka-herb, smooth welding. Pero pagdating dito sa kanyang BB, sa may bandang baba, makikita natin maraming uod ng pagkakahinang. So ganun din, halos karamihan ng frame. Ayan, di ba? And then pagdating naman dito sa ating head tube mga ka-herb, plus point na rin na naman sa akin to. Ayan, naka-tapered na ito mga ka-herb, na ang size is 42-52. So 42 sa taas, then 52 sa baba. O, tapered, no? Then syempre, panalo. And dito tayo ngayon sa sinasabi niya atin na spacing pagdating dito sa ano ba tawag dito? Nakalimutan ko na. Naglo-loading tayo. So, yung pinagkakabitan ng ating hubs. So, boost, ibig sabihin is 148 millimeter ang spacing niya mga ka-herb. 148, tapos ang taba ng kanyang axle is 12 millimeter. So, may kasama na rin ito mga ka-herb na axle. So, free axle na rin to. Ang panalo, ang ganda nito mga ka-herb po. O, di ba? At napansin ko rito mga ka-herb, true axle lang ito. Hindi mo siya pwedeng gamitin sa quick release kasi yung kabilang side ng frame, yung pinagkakabitan ng hubs, is naka-solid aluminum siya para sa true axle. Yung pagdating naman sa kanyang drop out mga ka-herb, ito, based na nakikita ko ang taba ng kanyang drop out, palagay sa palagay ko, hindi ito basta-basta mapuputol. So, dagdag pogi points pa rin sa akin yun. At syempre, meron siyang ito. Meron siyang built-in chain protector. Film, para sa akin, film lang yata ito. Ayan. Mas maganda kung bibili pa rin kayo ng chain protector para hindi magasgasan yung inyong frame. Pagdating naman sa mounting sa kanyang preno, naka-post mount ito mga ka-herb. Meron siyang sapat na spacing para sa pagtutornilyo ng iyong caliper. Naka-internal cabling na rin nga pala ito mga ka-herb. So isang dagdag pogi point sa akin yung pagdating sa internal cabling. At tumitimbang ang frame na ito ng 2.1 kilogram. Oh, di ba? Ang gaang. And dagdag ko lang mga ka-herb, yung compatible headset nga pala ng frame na to ay HS-08. So mga bibili ng headset para sa frame na to, ito yon. Doon naman tayo ngayon mga ka-herb sa kanyang decals. So sa decals niya mga ka-herb is napakaganda ng pagkaka-decals niya na matte black pagdating doon sa Mountain Peak. Then doon naman sa boost, neon orange. And then may makikita tayo dito sa likod ng chain stay na 29er. So pintura din ito na matte blue. At meron din tayo makikita ang decal sa ilalim ng down tube mga ka-herb na neon orange na Mountain Peak. So
internal cabling dito sa may down tube, sa may dangdang, sa may bandang ibabaw, pumasok, magkabilaan yan, left and right, then syempre lalabas ang kable dito sa ilalim ng down tube. So meron siya talagang nilagay para paglalabasan ng kable, at ang cable ng ating preno ay dadaan dito sa ilalim ng chain stay. So halos hindi mo mapapansin yung wire na dadaan sa yung frame kasi nakatago na sa frame at nakailalim na dito sa ating chain stay. May kaunting pagka-bend pagdating dito sa ating seat tube. Siyempre may bridge siya dito sa ating seat stay at the same time dito sa ating chain stay. Kung mapapansin nyo mga carp, yung chain stay natin dito, hindi lang siya pabilog. Halos pa-flat na siya rito, kita nyo. Di ba? Hanggang dito sa may bandang kabitan ng crankset. Bandang ibabaw naman mga carp ng ating chop tube, may makikita tayo dito decals na kulay blue. At siyempre may makikita tayong Agile. So, Mountain Peak Agile Boost. Yan. So, sa mga naghahanap ng frame na boost, so, may re-recommend ko sa inyo itong Mountain Peak Agile Boost na ito. Ayan, dito sa Maddie's Bike Shop na nagkakahalaga ng 7,500 pesos lang. Ayan, kita nyo naman, oh. So, ilalagay ko sa description, mga carp, yung kanilang contact number, Google Map, saka Facebook link para sa mga gusto mag-avail nito. So, nag-shipping sila nationwide. Tumatanggap sila ng Home Credit, Metrobank, BPI, Mastercard, and Visa. So, hanggang dito na lang mga carp. Kita-kits tayo sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang pindutin ang subscribe button. Paalam. Bye-bye.